Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Ngayon may pag-uusapan tayo itong HX Stamp, Line 6 HX Stamp FX para sa gitara. O nga pala, itong kwarto natin hindi to quiet room ha, baka marinig nyo yung mga kung ano-anong ingay. Gaya na itong upuan ko. Ayan o, yan o, pag kumikembot ako, umiik-ik siya, nasisiyahan siya. Tsaka yung aso ko baka uminom ng tubig o kumahol. Si Bimbi Boy. Pati yung video quality, pasensya na, hindi pa ganun kaganda yung camera natin. Pero ayun, simulan na natin. Ito, kita nyo na sa screen yung editor ng HX Stamp kasi kailangan natin yan. Hindi ko na masyado papakita yung unit mismo. Search nyo na lang online. Pero ayun, ano bang pag-usapan natin? Yung okay ba talaga itong HX Stamp? Kasi 1 month na siya sa akin. Sa loob ng 1 month, napang-recording ko siya, napang-practice, nakabit ko sa interface, sa mixer, nakabit ko sa guitar amp, natugtog ko ng pang-live. Okay ba siya or hindi? Sa akin, mabilisan na, sagutin na natin. Okay talaga siya, worth it siya. Matagal ko kasing inabangan ng opportunity na makuha ko itong HX Stamp. 2015 pa, nung lumabas yung flagship niya, yung Helix. Kaso ang mahal kasi noon, nasa 80k yata yun, no? Tapos, buti noong 2018, naglabas sila ng mas maliit. Ito, yung HX Stamp. Though hindi ko pa rin agad nakuha, kasi marami pa tayong pinag-uipunan noong time na yun. Tapos nung nagkaroon na ako ng chance, binenta ko yung mga gamit ko para makuha ko to. Kasi andito na lahat eh. Ngayon naman yung mga amp modelers, di ba? Kuwang-kuwa na ng mga amp modeler yung mga tunog ng ng mga totoong amp. Lalo na ko sa recording ha. Ang kulang na lang talaga sa kanila yung pagka tinugtog mo ng live, yung feel na amp talaga siya. Pero may mga workaround din dyan, hindi na natin masyadong pag-uusapan ngayon. Search nyo na lang sa YouTube. Bago ko kasi tukunin, nagdalawang isip ako guy kasi ang dami ko nakita sa YouTube na mga comparison niya na about doon sa mga mas mura sa kanya. Hindi na natin pag-uusapan yung mga napanood ko na about doon sa mga mas mahal naman sa kanya, yung mga fractal tsaka neural. Kasi hindi ko pa natry yun lahat. Ang natry ko yung mga mas mura, yung mga Mooer GE series, Joyo Gembox, yung Hot Tone Ampero, tsaka yung New X MG series. Natry ko sila lahat. At may mga nagsasabi na mas maganda pa nga yung mga yon kaysa dito. Tapos mas mura. Sa akin gaya, hindi yun mali, hindi rin tama. Depende lang sa sitwasyon mo. Ngayon, kung ang hanap mo ay simpleng effects lang, tapos hindi ka naman mahilig doon sa mga komplikadong setup, yung mga stereo, yung mga parallel routing, mga ganyan. Tapos amp modelers lang naman hanap mo, tsaka magandang overdrive. Ayun, yung mga mas mura ka na nga lang. Para sa akin, opinion ko, ang pinakamaganda doon yung Ampero, yung Hot Tone Ampero. Tsaka yung bagong labas ng UX, yung MG30, okay din yun. Tapos, pwede mo na i-close tong video. Pero kung maarte ka, kagaya ko, na ang dami mong gustong gawin sa mga effects, manood ka, panoorin mo kung yung mga laman na mapapakita ko. Hindi ko lang lalahatin pero marami-rami to, guy. Lalo na kung kung recording artist ka tapos maraming tinedemand sa'yo yung MD nyo or yung kusino man o yung artist mismo. Kailangan mo yung mga ganitong klaseng modeler. Ayun, simulan na natin. Ano ba yung mga yun? Pakita ko na rin sa inyo tong notes ko. Baka makalimutan ko eh. Unang-una, yan, yung reverb sounds great, sabi ko sa notes ko. kasi doon sa mga natry ko nga mga mura, yun ang isa yun sa unang tinetesting ko yung reverb. Kasi mahilig din ako sa mga kakaibang reverb, no? Tsaka yung mga ambient sound talaga. Nga pala, hindi ko pala na-mention kanina yung Zoom, no? Natry ko rin yung mga yun, yung mga G-series ng Zoom. Yun, okay ang reverb ng Zoom. Pero lamang pa rin itong sa Helix. Ito, sample, yung isa sa favorite ko, yung Glitz. Parinig ko sa inyo. Yan siya. Ito, laglagan natin ng Pwede natin lagay yung shimmer. Thank you.
Ayun pa. Sunod ko na rin. Diba okay naman yung tunog ng reverb. Sunod ko na rin yung can add two or more pedals of the same type. Ibig sabihin, kunwari, tatlong reverb, pwede nga hanggang walo eh. Pero ba't mo naman gagawin yun, diba? O kung magko-compare ka ng mga reverb, pwede, diba? Uy, may nagme-message. Close nga natin tong browser natin. Example dito sa preset na to, ayan no, tatlong reverb nilagay ko, dalawang delay, di ba? Magsawa ka sa magsawa ka sa delay at reverb. Kasi di ba doon sa mga mas mura, isang reverb lang malalagay mo eh. Tapos minsan dalawang delay sa ibang modulars pwede. Dito hanggang walo nga, pwede hanggang walo. Pero syempre, babantayan mo rin yung DSP limit. Minsan nagdi-DSP limit. Pero na-try ko na eh, walong magkakaparehas na delay. Ano eh, kaya eh. Infinite repeats, no? Ayun. Next, yung snapshot. Snapshot. Ano ba yung snapshot? Ito, favorite feature ko rin dito to. Meron siyang tatlong snapshots. Ano ba nagagawa ng snapshots na yan? Example, itong snapshot 1. Naka-off lahat ng reverb sa akin dito sa preset na to, ha. Pwede mong iba-ibahin yan. Ngayon, pag in-snapshot to ko, nag-on yung glitch reverb. Ngayon, kung ano, bakit di ka nalang mag-preset, di ba? Preset na lang, eh, yun lang naman pala gamit. Pero kasi dito sa snapshot, pwede, kunwari, yan, yung snapshot trick ko, dalawang reverb yun na on. Ayun, guy, na-realize ko habang ine-edit yung video. Pwede mo rin palang gawin yun sa preset mode. So, kung sa ibang effects, pwede rin. Though, sa HX Stamp, ang kagandahan ng snapshot, pag ganun, time consuming kasi kung sa presets mo pa i-edit yun. Dito, mas mabilis mo siya may edit. Tsaka, hindi nakakain ng preset slot. Mas marami ka ma-save na preset. Diba, guy? Alright. Para siyang, ano, sa ibang modelers, meron din to, yung scene. Pero doon sa mga mas mura, ang tingin ko, ampero lang yata ang meron. Pero doon sa iba, wala. Not sure, ah. Pero, ayun, dito, ayan, kagaya niyan. Pwede nga natin gawin, kunwari, kasama yung distortion sa mga, try lang natin, save natin. Ayan, pag in-snapshot to mo, nang naka-on lang dito ngayon yung reverb, tapos off tong, dalawang reverb pa na extra, tsaka naka-off din yung distortion, di ba? Pag in-snapshot rin ko, ayan, nag-on na sila. Ayun. So, isang pindot, ang daming pwedeng ma-on or off, di ba? Overdrive lang pala to. Hindi pala distortion. Ayun. Yun yung nagagawa ng snapshot. Ano pa ba? Next. Yung parallel routing. Ito, kita na rin dito sa preset natin. Meron kang path B. Ano ba nagagawa ng path B na yan? Isang magandang gamit niyan, guy. Kaya ganyan. Sample, patinig natin tong delay na to. Mas malakas to eh. At tapos ayan. Kunwari naka-on yung reverb mo dito. Pagka kasi nandyan sa path A yung delay, ang mangyayari, ito yung sound niya. Lakas nga natin tong ano, para mas mahalataan nyo. Pag malakas yung reverb. Ayun, no? Yung delay ngayon, humahalo dun sa reverb. Diba? So, parang hindi nagiging clear yung delay. Paano kung ang gamit mo dyan, dotted 8, kagaya ko, yan, dotted 8 yan. Pag sabay-sabay yan sa mix or sa banda, tapos may overdrive ka pa, hindi mahahalata yung delay mo. So, pwede mo siya ngayon ilagay sa path B. Para hindi siya umalo sa reverb. Ayan. Diba? Hindi na siya umalo doon sa reverb. Pag tinaas natin, ayun o. Mahahalata niya yan eh. So, pag binaba mo siya dito, tapos nakahiwalay siya doon sa isang reverb. So, hiwalay yung ano nila, yung dinadaanan. So, hindi sila masyadong maghahalo. Malinis pa rin yung reverb at delay mo. So, yun siya na pala sa gitara, medyo ma-noise. Single coil, strat, ganyan talaga. Tapos, luma na rin tong pickups. Ayun, ano pa ba? Dito sa parallel routing, meron pang isang feature na favorite ko. Dito, pwede mo ma-maximize yung stereo.
Meron akong nakuwang isang FX, yung GE150 na Mooer. Hinayang na hinayang ako kasi nung una excited ako. Uy, sabi ko, ayos, stereo. Stereo siya. Tapos hindi mo naman malaman kung saan mo gagamitin yung stereo dahil wala namang setting na para ma-maximize mo yung stereo. Ito, kagaya kasi nito, try natin yung path B. Gawin natin na todo sa right. Hindi naman madalas magganyan, pero para lang marinig natin talaga yung ano, ma-emphasize natin yung sinasabi ko. Ayan, tapos yung path A, i-pan natin sa left. Ito yung magiging sound niya. On natin itong mga to para marinig nyo. Ayan, oh. Sabihin natin yung path A, walang reverb tsaka delay. Dapat pala naka-headphones kayo para marinig nyo. Ang nangyayari ngayon, di ba, yung signal ng gitara nasa pinaka-left lang. Tapos yung signal ng path B, sa right lumalabas. Yun yung delay tsaka mga reverb. Ayun. Sobrang useful yan, lalo na sa recording. Yung ganyang feature. Kaya ayun, marami pang pwedeng gawin dito sa parallel routing na to. Hindi na natin iisa-isahin, maubos yung oras natin. Ano pa ba? Yun, yung stereo effects loop. Yung effects loop, yung send return. Stereo siya. So, kasi isang gamit kasi ng effects loop, di ba? Yung pwede ka mag-add ng pedals. Isa lang yun, marami pang pwedeng gawin dun. Next, sa ibang video na natin pakita. Pero yun nga, ang paggagamitan mo yung mga pedals, pag-add ng pedals. Let's say DD7, Boss DD7, stereo. Kung ang effects loop ng modeler mo ay hindi naman stereo, bali wala lang yung pagka-stereo ng Boss DD7, hindi mo siya mamamaximize. Ngayong stereo yung effects loop nito, pwede mo siyang magamit. Maraming pwedeng gawin dyan kasi isang feature kasi nito, ayan, oh, yung send return. Napapwesto mo siya eh, yung mismong send tsaka return, pati yung left and right ng send return, napapwesto mo dito sa routing mo, sa effects chain mo. Ayun, marami kang pwedeng gawin, di ba? Hindi, sa ibang video na lang natin pakita, hahaba masyado yung video. Pero ayun, sana nakatulong, lalo na sa mga naghahanap pa lang ng effects. Kung gusto mong gandahan talaga, yung hindi ka na masyadong magagas, ma-advise ko talaga sa itong HX Stamp ko. Sabi ko nga, kung ma-arte ka kagaya ko. O kung may nagde-demand sa'yo ng maraming kung anek-anek sa mga tugtugan. Pero kung simple ka lang, dun ka na sa mas mura. Sayang lang pera. Ayun. Maraming salamat mga guys. Sana nakatulong. Check nyo pa yung ibang videos at yung mga parating pa. Subscribe na, like na. See you. Bye guys.